Well, mga kapopong, kumusta? Well, alam ko naman na super init ng panahon ngayon dito sa Pilipinas. Pero mukhang mas mainit yata ang balita ngayon. Bakit? Well, dahil ito lang naman eh, aalamin lang kasi natin sa kung sino nga ba ang totoong dapat sisihin, sa kung bakit patindi na ng patindi ang ginagawa ng China sa Coast Guard ng Pilipinas. Na maliban dyan, ay pag-uusapan na rin natin ang patungkol sa usaping nakawan. Anyway, simulan na natin. Well, pag-usapan muna natin itong patungkol sa usaping nakawan, ha? Actually, dito kasi sa Pilipinas, ay kapag ang isang akyat bahay nahuli, ay totoong malaking porsyento na most of the time ay diretso na agad yan sa kulungan. Pero ang tanong, bakit naman kapag ang isang Filipino nasangkot sa isang malaking nakawan na minsan ay likasyaman na ng Pilipinas o teritoryo na ng Pilipinas ang ninanakaw, bakit parang bihira lamang tayong makabalita o makarinig na mayroong isang malaking tao ang nakulong dahil dyan, na yung iba pa nga nakakalusot sa kinasangkutan nila dahil sa impluensya at dahil sa pera. Anyway, bigyan ko kayo ng example, ha? Natatandaan nyo ba yung black sand mining issue dito sa Pilipinas? So, kayo ang tatanungin ko, meron ba kayong nabalitaan ng mga Filipino na nakulong dahil sa pagkakasangkot nila dyan? Well, please correct me if I'm wrong na lang, ha? Dahil ang pagkakaalala ko, mismong mga Chinese workers lang ang ilan sa mga nahuli noon. Pero yung mga Filipinong nasa posisyon na nasangkot dyan, parang wala naman tayong nabalitaan na nahuli, diba? Pero ang tanong, bakit nga ba natin isinasama ang mga Filipino dyan? Well, basically, ay hindi naman kasi makakapag-operate yung mga Chinese na yan kung walang mga permit o mga dokumento na nagsasabi na pwede na silang magsimula ng kanilang operation. Pero ang tanong sinong mga Filipino ang pumirma? Sino ang nag-aproba? At sino nga ba talaga ang mga taong tunay na apektado dahil dyan sa operation na yan? Yes, mga kapopong, at yan na nga walang iba kundi ang mga simpleng mga Filipino na ang hanap buhay ay pangingisda lamang. At ang medyo hindi kasi katanggap-tanggap dyan ay yung kasing black sand na kinukuha dito sa Pilipinas. Ninanakaw dito sa Pilipinas ay dinadala naman sa bansa na bumubuli naman sa Coast Guard natin. Yes, mga kapopong, at yan na nga walang iba kundi ang China. Na tingnan nyo, ha? Na tipong magdadala lang ng supply itong Coast Guard natin doon sa Ayungin, talagang papalubugin ng China itong mga barko ng Coast Guard natin. Well, dahil nga dyan, ay pati itong makabayan Black, kumilos na rin. At sinabi na kailangan daw magpaliwanag nitong ni Roque patungkol sa tunay na pinag-usapan ng dating Pangulong Duterte at ni Xi Jinping noon. Pero ayon naman sa balita, isang gentleman agreement lamang ang nangyari between Duterte at Xi Jinping. At ano ang pinag-usapan? Well, ayon lang ulit sa balita, isang status quo na walang anumang repair supply ang dapat dalhin dyan sa Ayungin, na isang kasunduan na dapat ring sundin o gawin ng China. Pero wait lang, ha? Parang hindi naman yata fair, diba? Na tingnan nyo nga itong military bases ng China dyan. At tingnan ikumpara nyo nga yan dyan sa kalakalawang na barko ng Pilipinas. Tapos ang kasunduan, dapat ang dalawang panig ay bawal magdala ng repair materials? Well, may point naman, diba? So ngayon ay unti-unti na ninyong nalalaman sa kung bakit itong China galit na galit sa Coast Guard natin at hindi na sila nagdadalawang isip na tirahin ng water cannon itong mga Coast Guard ng Pilipinas. Natandaan nyo, ha? Na isang gentleman's agreement lamang ang naganap between Duterte at Xi Jinping noon. At ang ibig sabihin yan, this is not a formal agreement o mayroong pirmahan na naganap between Philippines at China. Na yun nga lang, na noong pumalit naman ang Marcos administration, malamang sa malamang, na wala na talaga silang pagkilala dyan sa agreement na naganap between Duterte at Xi Jinping noon. Pero yun nga lang ulit, na parang ang resulta naman noong gentleman's agreement noong dalawang pangulo noon, nakatatak na talaga sa isipan ng mga Coast Guard ng China.
ng Navy ng China at nitong ni Xi Jinping. Well, ang tindi ng memory, diba? Na dahil walang pirmahan na naganap, pero tandang-tanda nila ang mga napagkasundoan, which is, pati nga yung pangako daw, natatanggalin yung BRP Sierra Madre doon eh, is still tandang-tanda pa rin ng China. Pero ang malaking tanong ngayon, sino kayang pangulo ng Pilipinas? Ang tunay na nangako na tatanggalin ng Pilipinas itong BRP Sierra Madre. May idea ba kayo? Si Erap kaya yan? Wait lang, correct me if I'm wrong, pero diba during Estrada administration, isinadsadyang BRP Sierra Madre para maprotektahan rin ng ating mga lugar doon? So, para sa inyo mga kapopong sino kayang pangulo ng Pilipinas ang nangako sa China noon? Nangako sa China na tatanggalin niyang BRP Sierra Madre. Mayroon ba kayong idea? Well, syempre gusto kong malaman yan. So, i-comment lang yan sa baba. Ito yung aking babasahin ng personal at pupusuan. At syempre kung minalaman natutunan ka sa video, ito yung mag-subscribe ka naman. At nandito rin inyo mga shoutouts. At kayo rin mga kapopang, kung gusto nyo rin magpa-shoutout o mag-request ng video, ay i-comment lang yan sa baba. At muli ito yung teacher po pang nagsasabing, te amo!